Kamusta mga kabasketball? This is iSport Zone at pag-uusapan na nga natin ng pinaka-latest trade na naganap kani-kanina lang mga kabasketball, ang pinakahihintay ng lahat patungkol kay Andre Iguodala. Na-trade na nga mga kabasketball si Iggy, kung tawagin, sa Miami Heat kapalit ni Justice Winslow. Para sa mga fans ng Memphis Grizzlies dyan at iisipin na baka lugi kaya ang Memphis, baka hindi naman mga kabasketball, kasi para sa edad ni Iggy, hindi na naman ito magtatagal ng maraming taon. Ang kapalit naman ay ang 2015 first round pick na si Justice Winslow. Ay tingin ko naman siguro ay patas naman ito, kasi lalo na ayaw naman talagang maglaro na nitong si Iggy sa Memphis kung hindi siya ite-trade sa isang contending na team. At natupad naman ang gusto nitong si Iguodala dahil maganda ang pinapakita ngayon ng Miami Heat sa East. At malaking maitutulong niya ngayong kasama na niya itong si Jimmy Butler at saka ang Young Guns ni Coach Eric Spoelstra. Kasama sa trade na ito ay kailangan pumirma ni Andre Iguodala ng 2-year $30 million contract extension sa Miami Heat. Yan ay ayon kay Shams Charania ng The Athletic and Stadium. At bukod dyan ay mayroong team option ang Miami sa second season niya sa 2021 to 2022. May sasahurin pa si Iguodala na $17.2 million para sa 2019 at 2020 final year ng kanyang contract, pero ayaw nga niyang maglaro sa Memphis. Pumayag ang Memphis na bayaran ang natitirang sweldo niya nang ma-trade siya mula sa Golden State Warriors para nga makuha ng Warriors itong si D'Angelo Russell. Nakakuha rin naman ang Grizzlies ng isang protected first round pick sa deal na iyon. At hindi pa natatapos dyan mga kabasketball ang usaping ito. Ayon kay Adrian Wojnarowski sa kanyang tweet, ang Miami Heat, Memphis Grizzlies at Oklahoma City Thunder ay parang nag-uusap-usap para makabuo ng isang 3-team deal para mapunta din sa Miami Heat itong si Danilo Gallinari. At ayon pa sa ESPN ay tuloy-tuloy pa rin ang usapan at maaring umabot pa ito hanggang sa trade deadline February 6 dito sa Amerika, February 7 dyan sa Pilipinas. Yan nga ang mukhang binabalak nitong si Pat Riley mga kabasketball, pero parang gusto na niyang makaisa dito sa OKC dahil ang OKC ay pang-anim na sa West dahil natalo rin ang Mavs sa Memphis Grizzlies kanina lang mga kabasketball, kaya pampito na ang Mavs at pang-anim ang OKC. Kaya sa tingin ko ay hindi papayag itong OKC na pakawalan si Gallinari unless talagang maganda at mas mahusay ang kapalit. Ayan na muna mga kabasketball ang pinaka-latest sa mga balitang trade sa NBA. Abangan pa natin at marami pang hahabol malamang yan bukas ang trade deadline sa NBA. Isulat lang ang iyong mga reaction or comments sa ibaba, like or share this video at huwag kalimutang mag-subscribe. This is iSport Zone.